Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Baby girl? Daddy! Daddy! Baby girl, tapos ka na. Yeah, ikon mo ba si Jason? Ano nga ulit yun? Yeah, ikon mo ba si Jason? Lalabas tayo? Salamat nga pala kasi sinamahan mo ko dito. Salamat nga rin pala. Bakit? For making me happy all the time. Tuloy na tong araw na to. Akala ko maging boring lang ngayon, pero dahil sa'yo, naging interesting. Kaya, thank you. Kung ayaw matanggapin yung paulit-ulit ko sa yung sorry, sana tanggapin mo na yung thank you ko. Thank you dahil naging mabuti ng kaibigan sa akin. Nandito lang po ako sa one, may bibilin lang po akong gift for Jason. Oh, sige, ingat ka, okay? Okay, ma. Bye. Love you. Puno ka ba? Ikaw na naman! May pamalit ka ba? Wala nga akong pamalit eh. Bibili na lang kita ng damit. Okay na siguro to, no? Ito na pinaka-okay sa lahat, eh. Wow! Ayos, approve. Okay na. Ate, magkano yun? 2,000 pesos po, sir. Sigurado ka. Wait lang. Miss, wala bang discount yan? Wala po, sir, eh. Sige, salamat, ha. Salamat. Tita, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong tungkol kay Patrick. Masama po kasi ang loob niya sa akin eh. Sige, upo ka eh. Alam ko. At alam mo naman siguro kung bakit. Tita, promise po wala kaming naging relasyon ni Patrick. Kung nasaktan ko po siya, hindi ko po talaga sinasadya. Tita, marami lang po talaga akong naging problema nung mga panahong yun eh. Ang gulo-gulo po talaga ng isip ko. Sana matulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung paano ka matutulungan, Michelle. Hindi ko naman hawak ang isip ng anak ko. Isa pa, sa tingin ko, hindi makabubuti para sa inyo ni Patrick sa ngayon ang maging magkaibigan ulit. Masyado pang fresh sa kanyang naging issue nyo noon. I'm sorry, pero hindi kita matutulungan. Kunin ko nito, ah. Ano eh, mukha kang lotion. Ah? Wait, ah. Hahanap ko. Wait. Ito. Yan, sukat mo. Alam mo, nung pinsa ko may ganyan. Sinuot niya, ang ganda. Sobra. Bagay sa'yo yan. Sigurado ka ba dito? Oo naman. Mukha ka namang sosyal, oh. Ang ganda pa. Tulad mo. O, pagkatapos natin dito, babalikan na natin yung cake dun sa bake shop. Miss, medyo pinulang ako ng pera, okay lang ba na abonohan mo muna kasi baka hindi kayanin yung pambili sa cake eh. Seryoso ka ba? Oo eh, wala yung pera ko. Ganito na lang. Abonohan mo muna tapos bayaran na lang kita. Sige, huwag mo nang alalahanin yung cake. Ako nang bahala doon. Salamat na lang dito sa damit. Sige, salamat. Okay. Tita, alam niya naman po nakasali ako sa fashion show ng Youth Fest ninyo, di ba? Kaya po ako sumali dahil kailangan ko po ng pera. Baka po kasi maka-apekto yung... Michelle, kung ang kinakatakot mo ay ang matalo ka sa contest dahil lang sa may sama ng loob sa si Patrick, huwag ka mag-alala. Hindi kami namemersonal. At hindi kami ganong klaseng mga tao. Matanong ko nga, Iha, ano ba talaga nangyari sa'yo this past 3 years? Bakit bigla kang nawala? Thank you nga pala, hinatid mo pa ako dito, ah. Sige lang. Oo nga pala, magpapadinner si Mami para sa kabarkada ni Patrick. Ibig sabihin, kasama ka dun. Ano, banda ka ba? Oo naman, ako pa. Takaw-takaw ko kaya. Sige, mauna na ako, ah. Sorry, ah.
Eh, kasi baka maabutan tayo ni Daddy. Mahabang paliwanagan pa yun. Sige lang. Oh! Dad, si Jason po, kaibigan po namin ni Ella. Good evening po, sir. Good evening din, Jason. Kanina ko pa kayo inaanday, ah. Sa akin ang galing? Ah, kasi po, galing po kami sa mall. Bumili ng regalo para sa kapatid ko. Si Patrick po. Ah, ikaw pala yung kapatid ni Patrick. Ang ibig sabihin, ikaw yung Jason na... Ah, Dad! Aalis na po si Jason eh. Di ba? Aalis ka na? Opo. Mauna na po ako. Ah, yun ba yung soulmate na sinasabi mo? Akala ko hindi siya nanliligaw. Bakit hinatid ka niya dito? Dad, hindi po porket hinatid ako dito ay nanliligaw na siya. Sige, I know, pero... Baby girl, saan ka pupunta? Taas po, magbibihes. Magbibihes? Ayos naman yan ah. Eh, may dinner po kasi kami kinala Jason eh. Sige po, una na po ako abis pa. Okay. Bye! Baby girl. I found some boat kicks. Nakakamiss. You, me, and everyone. Oh, how time flies. Anong bilis. When we're having fun. It's been another year. Another souvenir. As long as you are here. I guess there's no need. Pansin ko hindi ka taga dito. May pupuntahan ka ba? Baka makatulong ako. Pupunta akong Rivero Beach na sorry. Eh, doon din ang punta ko eh. Baka pwede namang sumabay. May alam akong shortcut papunta doon. Tikoy, huwag ka sanang magagalit ha. Sabi kasi ng parents ko, hindi daw dapat ako nagsasabay ng strangers. Dapat nga, hindi kita masyadong kinakausap eh. Kasi hindi naman tayo ganun kakilala. Paano alam niyo kung mapapuntang Rivero Beach Resort? Hindi ko talaga alam, ma'am eh. Paki-address nga po. Balik tayo dun. Kriminal, no? Mukhang kriminal? Sige na nga, tara. Baby girl? Ayan yung susutin mo. Bakit? Pangit po ba? Hindi, maganda, baby girl. Pero... Beach kasi yung pupuntahan mo eh. Maginaw doon. Tsaka baka mamaya magka-pulmonya ka sa damit mong yan eh. Wala ka bang planong magpalit o kaya mag-jacket man lang? Dad, hindi naman po malamig sa labas eh. Baby girl, kala mo lang yon. Anong oras ka ba uuwi? Baka po mga 12 midnight. 12? Eh, sino-sino mga kasama mo?
Si Ella ba kasama mo? Opo, Dad. Kasama ko po si Ella sa kayong mga barkada namin. Sige na, Dad. Bye! Ganda talaga niya. Na-love at first sight yata ako sa babaeng to, ah. Kaya lang, kumbaga sa computer, IMAX siya. Easy lang ako. Assembled pa. Hindi siya yung tipong babaeng basta-basta din na-download. Siya yung tipong sinisave sa hard drive. Forever and ever. Oh, ba't kanya ka makatingin sa akin? Ha? Wala, ah. Nagko-control S lang ako. Anong control S? Ibig sabihin, nagbabackfile lang ako. Kung sakaling mag-crush ako sa'yo. Weird mo? Wow, best friend! Ang blooming natin ngayon, ah. Bakit? Masaya ba yung araw mo? Balita kasi namin. Sinamahan ka doon ni Jason mag-shopping, eh. Hmm. O ito, para kay Patrick, bigay mo sa kanya. Peace offering. Maganda yan, ah. Ay, nako, Tami. Huli ka na sa balita. Okay na kaya sina na Patrick? Ha? Eh, teka lang pa. Ano yan? Sayang naman yan. Anong sayang doon? Okay nga yan, di ba? At least nakagamit ko ng excuse para makapag-bunkie ng kuya niya. Ay! O ano? Tama yung binigay ko na advice sa'yo, di ba? Seize the day! O edi ano nangyari? Maganda yung nangyari. Kayo na ba? MU na ba kayo? Ano na? Oy, oy! Ano tong MU-MU yung naririnig ko? Wow, Miss! Ang ganda mo ngayon! Isyo, nambola pa to. Sino yung may MU? Wala po. Alikin na, gutom na ako. Pasok na tayo sa loob. Ayun na din. Gutom? Gutom? Tara! Kain ka muna. May Pat, parating ka si Mami and Daddy. Asa sa tikoy? Ewan ko lang, hindi ko pa nga nakikita eh. Guys! Kaibigan ko, si Cassie. Jason! Cassie! Akala ko hindi ka makakapunta. Gusto sana kitang surprise-ahin eh. May good news ako para sa'yo. Buksan mo. Nakapag-decide na ako. After 3 years, yes, sinasagot na kita. I love you. Dito eh, mabuti naman. Shall we eat? Sorry we're late. Cassie! Kailan ka pa dumating? Hi! Yung ba kasama ang mami papa mo? Tita, nauna lang po ako pero susunod din po si Nath. Well, that's good. Well, guys, this is Cassie, ah. Anak ito ng business associate namin dito sa resort. Her father is a very, very good architect. Nakatiwala pa lang ako dito, arkitekto na namin dito. Apekto sa kanya. Hayaan mo na rin si Jason. Tsaka, di ba, sinabi mo, hindi ka naman niya nililigawan. Yun na nga po yung kinasama ng loob ko, eh. Nililigawan pala siya iba. Sana hindi na lang niya ako kinaibigan. Sana hindi na lang niya ako pinaasa. Ano man sigurong masama kung makipagkaibigan kay Kuya Tami. Tsaka, hindi naman niya girlfriend si Cassie. Liligawan niya pa lang. Alam mo, ganun na rin yun. Tama si Elle. Kayong mga lalaki, manluloko kayo. Tami, huwag mo naman lahatin. Tsaka, minsan nga kami pa niluloko ng mga babae. Huwag mo naman husgahan agad si Kuya. Hindi mo naman alam side niya. Huwag mo na ipagtanggol yung kapatid mo, Patrick. Pinaasa niya ako. Pinagmukha niya ako, tanga. Hindi ko na ito kailangan eh.
palikmin sa kanya. Saksak niya sa bagay. Alam mo ikaw, kasalanan mo to eh. Ako na naman. Hindi mo kasi sinabi na nililigaw yung kapatid mo. Eh, ang tanong niyo kung may girlfriend, eh di, wala naman. Nililigawan meron. Pag tinatanong ko kasi yun kung may girlfriend, sasabihin niyo rin kung may nililigawan. Para ka lang nagtanong kung may isawa isang tao, tapos sinabi mo wala. Yun pala, ikakasal na. Oo, oh, oh, Ella. Patrick. Muna kayo mag-away. Maayos natin to. Magiging okay si Tami. Tami, alam mo namang ako yung number one mong kakampi pagdating sa mga crush-crush mo na yun kay Jason, di ba? Pero Tami, sorry. Hindi mo siya jowa. Hindi rin kayo official MU. Hindi ka na nililigawan. Eh ano yung paiyak-iyak mo dyan? Kailangan, iyakan mo siya ng balding-balding luha? Oo. Dahil mahal ko siya. Tami, wala kang pinanghahawakan na mahal ka din niya. At wala kang karapatan na magselos. Affected ka naman masyado eh. May pa-breakdown-breakdown ka pa sa dabi ng dagat. Ang OA mo, ha? Huwag mo sabihing mali ako. Huwag mo rin sabihing OA ako. Kasi kung hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko, pabayaan mo na lang ako. Kung hindi ka rin makikisimpat sa nararamdaman ko, layuan mo na lang ako. Kasi kung wala kang magandang sasabihin, iwan mo na lang ako dahil hindi kita kailangan dito. Jason, may problema ba? Ha? Nagtataka kasi ako sa'yo eh. Tatlong taon mo akong niligawan pero ngayong sinagot na kita, parang hindi ka naman masaya. Hindi ka ba masaya nandito ako? Huwag mong sabihin hindi mo na akong mahal. I don't know, Cassie. I'm not sure about anything right now. Hindi ka sigurado? Jason, sa tatlong taon, lagi mo sinasabi sa akin na mahal mo ko. Tapos ngayong sinagot na kita, sasabihin mo sa akin hindi ka sigurado? I don't know, Cassie. Hindi ko kasi alam kung anong nararamdaman ko ngayon. I'm sorry. Mabuti pa kung itulog muna natin to. I'll talk to you tomorrow. Sakit. Ako pa yung nasigawan. Bakit? Ano ba sinabi mo? Eh, sinabi ko lang naman sa kanya na ang OA-OA na niya. Tapos nag-overreact na siya. Tapos ang ginawa niya, binanatan niya ako ng mahahaba niyang linya. Tapos pinalayas niya ako sa harap niya. Eh, lumayas naman ako. Brittany, mali rin naman kasi yung pagkasabi mo. Tsaka yung timing, mali. Mali? Ako na naman po yung mali, ma'am? Eh, nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Saka para sa kanya din naman po yun. Hindi naman ganun, Brittany. Isipin mo rin kasi si Tami ngayon. Sakit yung nangyari sa kanya. Ayaw niya marinig ngayon na mali yung naramdaman niya. Kahit agree tayo na mali din yung umiyak siya para sa isang lalaki na wala naman silang commitment. Dapat hindi muna natin sinabi. Pero ma'am, hindi rin po tama yung mga sinabihan niya na ako ng ganun-ganun na lang. Parang di kami magkaibigan eh. At kung itaboy niya ako, parang wala akong nararamdaman. Brittany, intindihin mo muna siya. Heartbroken kasi yung tao eh. Ang sabihin mo, yung best friend mo, sobrang sensitive sa mga feelings niya. Pero insensitive naman sa pagdating sa feelings ng iba. Okay. Sige na. Okay na. Relax na tayo. Malamig ka na ng ulo, ha? Ice cream tayo? So, smile na. Ice cream! Okay na. Atra, ice cream tayo. Let's go. Tatlong taon siyang naghintay sa akin. He was in love with me every day for the past 3 years. Imposible namang mawala yun bigla nang ganun-ganun lang. So relax, Cassie.
Siguro nga, pagod lang siya tonight. Everything will be alright tomorrow. Salamat nga pala kasi sinamahan mo ko dito. Salamat nga rin pala. Bakit? For making me happy all the time. Tulad itong araw na ito, akala ko maging boring lang ngayon. Pero dahil sa'yo, naging interesting. Kaya, thank you. Tami? Anak? Ano bang problema? Anak, magsalita ka. Minanakit ba sa'yo? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala po, Dad. Sige po. Papahinga na po ako. Sigurado ka? Jason, sorry pero hindi ako makakapunta tonight. At napag-isip-isip ko nga na hindi yung party na yan ang tamang place for our first date. Kasi dalawang oras na ako nandito. At ngayon sasabihin mo hindi ka pupunta? Because it's not special enough for you? Ate, natagal pa ba si Cassie? Makisabi sa kanya umalis na ako. Hanggang papasok ko bukas. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko para sa kanya. I've had enough. Give up na ako sa kanya. Makikita mo naman kasi sa mga mata ng isang tao kung ano yung totoong nararamdaman niya para sa iyo. Sa nakikita ko kasi na tinitingnan ka niya mo kasi, wala akong makita eh. Siguro, matagal ko na rin alam yan. Masyado lang akong in-love sa kanya nun para tanggapin yung totoo. Nakapag-decide na ako. Yes, sinasagot na kita. Patrick. Nangyari sa'yo kanina? Akala ko ba wala na kayo eksena ni Cassie? Eh, ba't bigla ka niya sinagot kanina? Patrick, hindi ko naliligawan si Cassie. Kahit nga ako, nagulat sa ginawa niya. Ayos mo na embarrass in front of all those people. Kaya, hindi ko siya pinigilan. God! Trip! Una na bangga tayo, masisiraan tayo. Lahat ata ng kamalasan. Oh, alam mo, hindi ata sangayon ang Diyos dito sa ginagawa nating plano. Ano ka ba naman, Mami? Kung ano-anong iniisip mo eh. Ang isipin mo na lang, eh kung paano natin mababantayan si Cassie. Dahil ngayong gabi niya sasagutin si Jason. Alam ko. Mom? Dad? Nakikita ko po kayo. Cassie? Ano po ang ginagawa niyo dito? Akala ko bukas pa po kayo dadating. Kasi yung mga appointments ko, na-canceled lahat. Yeah, dito kami sumunod na kami sa'yo. Diretso na kami. Sulit bakasyon. Anak, kamusta kayo ni Jason? Kayo na ba? Yes, Dad. Bakit po? Wala naman. Bukas na lang po tayo magkwentuhan. Okay. Good night. Good night, baby. Good night, you po. Hindi ka na pala nang niligaw eh. Eh di sana nung kayong dalawa na lang, dapat sinabi mo na hindi ka na interesado. Yung tuloy, nasaktan pa si Tami. Nasaktan siya? Siyempre. Alam mo naman gusto ko ng tao, di ba? Alam mo, kahit sabihin na natin hindi ka pa naliligaw. O hindi ka pa nag-I love you. Pero, nakipagkaibigan ka eh. In a way, pinasa mo lang siya.
Sakit yun. Alam ko yung feeling kasi ganun ginawa sa akin ni Michelle noon. Galit ba siya sa akin? Oo naman. Sisisi mo ba yung tao? Kailangan mo yung isin yung pareho. Kailangan mo pumili sa dalawa. Kung di man si Tami ang piliin mo, sana mag-sorry ka man lang sa kanya. Kawawa naman yung tao. Ito nga pala. Sige, kuya. Tulog na din ako. Baby girl, halika rito. Kumain tayo. Kamusta na yung pakiramdam mo? Okay lang po. Okay ka lang ba? Tami, kung ano man yung problema mo, huwag ka mahiya magsabi sa akin. Si Jason po kasi, may nililigawan pong iba. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kayo na ba talaga nung Jason na yun? Hindi po. May tumiiyak ka ng ganyan. Niligawan ka ba niya? Hindi po. Pero, ramdam ko po talaga, Daddy. May something po sa aming dalawa. Kaso, meron po pala siyang iba. Paano mo nalaman may iba siya? Paggabi po, pumunta po yung babae para po sagutin siya. Saan ba nakatira yung Jason na yan? Tarantado pala siya eh. Bakit kanya pinaiiyak? Gusto mo kausapin ko siya lalaki sa lalaki? Tami, kausapin mo naman ako. Galit ka ba sa akin? Galit ako sa'yo. Umasa lang ako sa wala. Sakit. Kasi mahal kita. Ikaw, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga relasyon ni Jason kay Tami? Si Jason talaga makakasagot yun eh. Sorry no. Sige na nga. Michelle! Michelle, ano ba? Michelle! Michelle, huwag na! Michelle! Pasawa ka na, Michelle! May anak ka na! Uwi ka sa bahay! Please, Michelle!